Matapos ang insidente sa West Philippine Sea, binalaan ng China ang Pilipinas na mapapaso lamang ito sa pakikipaglaro ng apoy at dapat daw maging handa ang Pilipinas sa posibleng kahihinatnan. Pero matapos ang bantayan ng China, ang Amerika naman ay nagbabala sa China na sakaling may matodas-anya sa tauhan ng kanilang kaalyadong Pilipinas sa resupply ay automatic silang makikipagdigma sa China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ilegal, mapangudyok, agresibo at mapangdinlang. Ganyan inilarawan ng security adviser ng Pilipinas ang ginawang pagbomba na naman ng tubig ng China Coast Guard sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard noong Sabado. Kitang-kita sa video na inilabas ng AFP sa publiko kung gaano katindi ang ginawang pagbomba ng tubig ng China. Pero ang China ay may sariling video na tila ayaw pang tamaan ang supply boat ng Pilipinas at yun ang kanilang ipinapakita sa kanilang mga mamamayan. May isa pang video kung saan makikitang iwinawagayway ng Pilipino ang isang puting tela at base sa post ng China, yan daw ay sinyalis ng pagsuko ng Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Ganyu sa isang pahayag na ang Pilipinas noong Sabado ay muling nagpadala ng dalawang barko ng Coast Guard at isang supply boat upang pumasok sa karagatan na tinatawag nilang Ren Ayjaw na kung sa atin ay ayungin. Nagtangka umanong magatid ng mga construction materials sa ilegal na nakasadsad na barko pagkatapos lamang ng 18 araw mula noong huling resupply. Sinabi ni Ganyu na ang Pilipinas ay nagdudulot ng kaguluhan na sadyang nakakagambala sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea. Anya, sa kabila ng maraming babala ng China Coast Guard ay binaliwala umano ng Pilipinas ang mga radio challenge at pinilit na pumasok ang supply boat ng Pilipinas sa lugar. Dagdag ni Ganyu, ang China Coast Guard ay legal at professional anya na nagpatupad ng regulasyon, interception at expulsion upang pigilan ang mga barko ng Pilipinas. Sa kabila niyan, binalaan ni Gan ang Pilipinas na mapapaso lamang ito sa pakikipaglaro ng apoy at dapat maging handa daw ang Pilipinas sa lahat ng posibleng mangyari. Sinabi pa nito na ang China Coast Guard ay nasa mataas na alerto sa lahat ng oras at buong tatag na ipagtatanggol ang teritorial na soberanya at mga karapatang maritime sa kanilang bansa. Hinimok din niya ang Pilipinas na agad itigil ang paglabag at provokasyon nito at iwasang sirain ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Dagdag pa nito, kung ipipilit ng Pilipinas ang sarili nitong paraan, ang China ay patuloy na magpapatibay ng determinadong hakbang upang pangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan. Pero sa kabila niyan, nagbabala naman si Admiral of the United States Navy, John Christopher Aquilino, na commander ng United States Indo-Pacific. Si Aquilino ay dating commander ng 5th Fleet at Combined Maritime Forces bago lumipat bilang commander ng US 7th Fleet. Sa video ay sinabi nito mga kabayan na sakaling may masawi sa tauhan ng Pilipinas dahil sa ilegal na hakbang ng China ay automatic silang makikipagdigma upang ipagtanggol ang kaalyado nito. There are procedures in place to avoid dangerous and unsafe accidents. We've been doing it for decades. The United States has a code for unplanned encounters at sea. The Philippines can use those. They have communicated with the PRC, yet the PRC continues to execute this belligerent, dangerous, and aggressive activity to prevent Filipino fishermen from executing their rights inside of their exclusive economic zone at Scarborough Shoal. And they have also prevented the resupply
of the Philippine forces on Sierra Madre at Second Thomas Shoal. Those are not based in legality. The 2016 tribunal has ruled that the PRC has no legal claim to the area of Second Thomas Shoal. Yet they continue to drive a perception that, and they articulate that that is Chinese sovereign territory. It is not. It's a really critical hotspot right now that could end up in a bad place. The continued belligerent and aggressive and dangerous activity by the PRC against our allies in the Philippines is concerning to me. The Chinese have no legal claim to the area that they have articulated as their sovereign territory. And the fact that they are now fire hosing and ramming Philippine ships attempting to support Philippine sailors on the Sierra Madre. So I'm concerned where it could go. I would hope that the international community condemnation of those actions is enough to get the Chinese to back off. But if it doesn't, it could go in bad places. The Philippines, if a sailor or soldier or one of their members were killed, could invoke Article 5 of the Mutual Defense Treaty. And that would put our policy decision makers in a place that would require really tough choices. It would be my requirement and responsibility to provide the Secretary with options if that were to happen.